So, hello, magandang araw, ano? So, ang ating pag-aaralan ngayon ay tinatawag na traverse, ano? So, ano nga ba yung traverse? Okay. So, bago tayo magsimula sa ating main lessons or sa ating topic proper, so magbibigay muna ako ng productivity tips, ano, connected sa ating topic. So, ito. Basahin natin. Connect the dots. Learn to make connections when you're consuming information. While studying, think critically on how the ideas are related to one another. Always remember the basic principle. Okay? So, lahat naman nagsimula sa basic principle. So, kung alam mo yon, yung foundation mo ay maganda. So, masosolve mo ang mga problem natin sa survey. Okay? So, let's proceed. So, ano nga ba yung traverse? So, pag sinabi nating traverse, it is a series of consecutive lines whose ends have been marked in the field, whose lengths and direction have been determined from observation. Sabi rin, it is used to find the accurate position of a marked station. And then, it is served as control surveys sa ating construction. When drawing construction plans, the station can be used as beginning points from which to lay out work. Okay? So, yung mga station natin sa traverse, pwede natin siyang gawing beginning points, ano, kung saan dun tayo gagawa. Okay? So, traverse surveys are made for many purposes, to include yung una, to determine the position of existing or exiting boundary markers or existing siguro yan, ano, boundary markers. So, yung mga boundary natin, ano, to establish the position of boundary lines. So, kung gagawa pa lang tayo ng boundary lines, pwede rin. To determine the area and compass within a boundary. So, yung total area ng ating lote, pwede. Kasi yung ating lot is connected lines, ano, or a traverse. Then, pang-apat, to determine the position of arbitrary points from which data may be obtained for preparing various type of maps. Ayan. And then, to establish ground control for photographic mapping. Okay? So, to establish control for gathering data regarding earthwork quantities in railroad highway, utility, and other construction work. And then, last, is to establish control for locating railroads, highways, and other construction work. So, napakadaming purposes ng ating traverse surveys. So, meron tayong two kinds of traverses. Okay? Una, yung close and then open. Ano? Close, open, traverse. Okay? For close traverse, meron tayong two types. Yung una is a typical na close traverse and then the link traverse. Okay? So, when we say closed traverse, it is the line returns to the starting point. Ibig sabihin, naggawa tayo ng linya, okay? Let's say we have a line. So, kahit saang ilang point man yan, babalik din sa starting line. So, ibig sabihin, pag bumalik yung ating line from the starting point, so, matatawag natin yung closed traverse. Then, forming close figure. Ayan, nakabuo tayo ng close figure. That is both geometrically and mathematically close. So, yan yung close traverse. Don't forget, both geometrically and mathematically close yung ating close traverse. Okay? And then, close traverse also provide checks on the observed angles and distances, which is extremely important consideration. So, usually, yung ating pinakamagandang gamitin na traverse is a close traverse kasi pwede tayong makapag-check, ano? Magpo-provide tayo ng check through observed angles and distances. Okay? So, ito yung example ng ating close traverse. Kita nyo naman, ang daming ating connected lines. And then, from starting point, so, bumalik din siya sa starting point. Ano, ikot lang. Okay? How about link traverse? So, pag sinabi naman nating link traverse,
These are the lines on a link traverse finish upon another station that should have a positional accuracy equal to or greater than that of the starting point. Okay? So, ito naman for link traverse. So, ito yung geometrically open. Kita mo? But mathematically closed. So, pwede yun, no? Possible yun. So, hindi natin makikita na sarado, pero mathematically closed yan. Okay? Yun yung tinatawag nating link traverse. Okay? How about open traverse? So, yung open traverse naman, class, is syempre, geometrically and mathematically open. So, talagang nakabukas siya, no? Hindi siya mathematically and then geometrically din siya. Okay? It consists of a series of lines that are connected but do not return to the starting point. Okay? And then, open traverses should be avoided. Bakit kaya? Because they offer no means of checking for observational error and mistake. So, mahirap kasing mag-check ng open traverse, ano? So, ang tanging gagawin lang natin to minimize the error is to repeat. So, paulit-ulit nating i-check, ano? And then, i-observe. Okay? If they must be used, ayan nga, sabi ko nga, observation should be repeated carefully to guard against mistakes. Okay? So, for open traverse, kailangan marami tayong trial para ma-secure natin na tama yung ating mga binabasa. Okay? So, ito yung example ng open traverse. Kita nyo? So, geometrically open and mathematically open. Kita nyo naman, hindi siya bumalik sa starting point. Okay? So, ano ba yung mga sources of error in traversing? So, pag tayo ay nagta-traverse. Una, poor selection of station resulting in bad sightings condition caused by, ayan, alternate sun and shadow. So, na experience nyo na, no? Visibility of top of only the rod stop. So, yung nakikita lang is yung ating, yung tuktok ng iyong rod, ano? Line of sight passing too close to the ground. Okay, masyadong malapit sa ground. Line that are too short. Masyadong ikli. And then, sighting into the sun. So, ayan, nakita nyo. So, mahirap kasing nakatutok yung ating instrument sa araw. Okay, next. So, meron tayong errors in observation. Siyempre, karaniwan of angles and distances. And then, failure to observe angles an equal number of times, direct and reverse. Okay, so, masyado tayong nag-aapura. So, ano naman yung mga mistakes in traversing? Una, occupying or sighting on the wrong station. Mali pala yung ating binabasahan, ano. And then, pangalawa, incorrect orientation. Mali yung ating orientation. Hindi tayo tayong northing, easting, mali. Okay? Confusing angles. So, to the right ba or left? Ano? Kasi, more on angles yung ating traversing. So, nalilito tayo. And then, ito pa. Isa sa, dahil kakaapura, nagkakaroon tayo ng mistakes in note-taking. Namamali tayo ng sulat. Yung number natin is namamali ka or hindi mo naiintindihan sa sobrang pagmamadali. Make sure maganda or mas maganda. Mas mabagal nga pero yung iyong sulat ay talagang naiintindihan mo. Ano? And then last is misidentification of the sighted station. So yung sinisilip para ay station B pero ang pagkakita mo ay C, ano? So yun ay common mistakes, ano? So paano naman tayo nagko-compute ng traverse? So ito ay step by step process, dapat wala tayong laktawan. So, ito ay procedure for computing and adjusting traverses. Una, adjusting angles or direction to fix geometric condition. Pangalawa, determining preliminary azimuths or bearing of the traverse lines. Pangatlo is calculating departures and latitudes and adjusting them for misclosures. Ayan. So, meron tayong bagong keyword, departures and latitudes. And then, yung misclosure is for errors, ano?
And then last is calculating lengths and azimuth or bearings of the traverse line after adjustment. So, kailangan ma-adjust muna natin before tayo makapag-produce ng azimuth or bearing. Okay? So, lahat yan is kailangan step by step. Hindi pwedeng mauna si traverse line, may bearing ka na kaagad without adjustment. Okay? So, for first method, yung ating balancing angles. Ano? So, angles of a closed traverse can be adjusted. Siyempre, to the correct geometric total by applying one of the two following methods. Siyempre, yung ating angles is meron yan, lalo na sa closed traverse, meron tayong interior angle, sum of interior angles ng isang polygon. Ano? So, makukuha natin at makukuha yung interior angles nila. So, meron daw tayong dalawang method. Una, applying an average correction to each angle, we're observing conditions were approximately the same at all stations. The correction for each angle is found by dividing the total angular misclosure by the number of angles. Okay? So, ito yung unang step. Pangalawa, making larger correction to angles where poor observing conditions were present. So pangalawa naman, ang i-adjust lang natin is yung may malalaking correction. Ano? Kung saan, yung ating pag in-observe natin yung station na yun, mahirap ano, or hindi maganda. So, usually dun lang i-adjust. Okay? Pero dito sa una is di-divide natin sa total angular. Ano? So, isa-summation pa natin. Okay? So, for bigay ko na sa inyo yung ating formula for closed polygon, yung interior angle and exterior angle. So, ito, summation ng ating interior angle is equal to n minus 2 times 180 degrees for interior plus 2 naman pag tayo ay exterior. Yung n natin is number of side of the polygon. For example, pentagon. So, ilang side ba yung ating pentagon? Diba lima? So, compute natin. 5 minus 2 pag interior, 3 times 180. So, ang interior angle pala ng pentagon is 540 degrees. Ayan. Okay? So, ganun lang yun. So, let's proceed to example number 1. So, magmumula tayo sa ganyan. Yan yung mga na-measure natin na angle sa ating traverses. Okay? So, meron tayong point A, B, C, D, and E. Okay. So, lagay natin yan. Point A, B, C, D, and E. Okay. Then, meron tayong measured interior angles. So, ganyanin ko na lang. Meron tayong 100 degrees, 45 minutes, 37 seconds. 231 degrees, 23 minutes, 43 seconds. Okay? So, C naman is 17 degrees, 12 minutes, 59 seconds. So, for D is 89 degrees, 3 minutes, 28 seconds. Then 101 degrees, 34 minutes, 24 seconds. Okay, meron tayong 1, 2. So, bilangin natin yung ating point. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So, ibig sabihin tayo ay naka-pentagon. Okay? So, drawing natin is pentagon. So, ang ating interior angle dapat is, compute natin, sum of interior angle. So, meron tayong n minus 2 times 180 degrees. Okay? So, ang ating shape ay pentagon. So, meron tayong n equals 5. Therefore, kinumpute natin kanina is 5 minus 2 times 180 degrees. So, meron tayong 540 degrees. So, dapat
Ang angle na makukuha natin dito pag inad natin is 540 degrees kung walang error, okay, or misclosure. So sige, isam summation natin itong mga nakuha nating interior angles. So unahin natin 100 degrees 45 minute 37 second plus 231. So be careful sa pagta-type. Degrees 43 minute plus 17 degree 12 then 59 plus yung ating 89 degree 3 minute 28 plus 101 degree 34 set. Okay, so ang nakuha natin is 540 degrees 0 minute 11 seconds. So ayan, meron tayong misclosure or meron tayong error na 11 degrees. So paano natin i-adjust itong mga angle? So ayan, yung 'di ba ang ating first step is click tayo sa ating PPT previews. Okay? Ayan o. First step natin is adjusting angles or direction to fix geometric condition. Okay? So ang fixed geometric condition natin is 540 degrees. Nakuha natin is 540 degrees 0 minute 11 seconds. So meron tayong i-adjust na 11 seconds. So paano? So una, karon tayo dyan ng multiple of average correction. Meron tayong multiple of average correction. So ano ba ang multiple natin? So meron tayong 11 degrees. So 11 divided by 5, meron tayong 2.2. So pag sinabi natin multiple, 2.2, and then plus lang natin 'yan. Plus 2.2. So meron tayong 4.4. Ayan. Cumulative 'yan, plus 2.2 uli. 6.6 plus 2.2 uli. Meron tayong 8.8 plus 2.2 uli, ayan, yung 11 na. Okay? Then after that, after natin makuha yung multiple of average, meron tayong correction na naka-rounded. Correction, rounded. Okay? Sabihin, ira-round off lang natin yung ating correction. 2.2 is 2. Then 4.4 is 4. 6.67 pag ni-round off, 8.89 and then 11. Okay? Ngayon, lalagay natin is successive difference naman. Successive difference. Sige, ganyan na lang. Okay? So, ang difference nila pag ano, so 4 minus 2, ganun lang. So, 2 minus 0, wala naman siya. Kaya ito dyan, 4 minus 2. So, ganun. So, lagay natin. So, dito is 4 minus 2. Ayan. Kaya magiging ito ay 2. Okay. Ngayon, susunod naman is 4 and 7. 7 minus 4 is 3. Okay. Then 9 minus 7 is 2. Then 9 minus 11 minus 9 is 2. Okay? Ganon. Ngayon, makukuha na natin yung ating adjusted angle. So for our adjusted angle, so gagawin lang natin is ima-minus lang natin 'to. So kung 100 degrees 45 minute 37 second yan. Syempre hindi mo minus yan sa degree. Ang ating mga sign is naka second to, syempre. Puro second yan. Okay, kasi yung second lang naman yung sumobra. Baka ay minus sa 100. So yan, 2 second. Okay, ganun din dito. Okay? So ang adjusted niya kung ito ay 100 degrees 45 minute 37, magiging minus 2 is 35 na lang. Okay? Susunod is 231 degree
And then 23 minute minus 2 is 41 degree. Okay? So naman is 17 degree. 12 minute 59 minus 3 is 56. Then 89 degree 3 minute 28 minus 2 is 26. And then last is 101 degree 34 minute 24 minus 2 is 22 degree. Okay? Ngayon, total natin itong successive and yung ating adjusted angle. Dapat yung successive mo is total niya kaparehas nung iyong error, ano? So, 2 plus 2 is 4 plus 3 is 7 plus 2 is 9. Then, summation nila ay equal sa 11. So, tama. Ngayon, check naman natin yung adjusted angle. Dapat yung adjusted angle equal na siya sa geometrically possible, ano, or geometric condition na 540. So, dapat ang total nitong in-adjust natin is naka-540 na. Okay? So, sige. So, i-type natin, pindot-pindot sa calc 100. Kaya maganda yung sa closed traverse kasi na-check mo, ano, or na-adjust mo. Okay? So, 100 degree, 45, 35 plus 231 23 41 plus 17 12 56 plus 89 03 26 plus 101 34 22. So, syntax error. Alin? Ayun, walang degree. Syntax. Ayan, di nalagyan. Ayan, 540. Okay? Sabihin, tama yung ating mga adjusted value. Ayan. So, ito na yung magiging bago nating mga angle. Hindi na to. X na yan. Okay? X. So, tapos na tayo sa step number 1. So, ayan. Adjusting angles and direction to fix geometric condition. Okay? Number 2 is determining the preliminary azimuth or bearing of the traverse. So, ayan. Meron tayong preliminary azimuth and bearing. Sige, solve natin. So, itong angle na to is magagamit natin siya. Okay? Mamaya. Na natin yung ating next is ayan. After balancing, so calculate either preliminary azimuth or preliminary bearing. So solve lang natin is preliminary azimuth. Okay? Kakaroon tayo ng preliminary azimuth. So, pakita ko na rin yung ating sinosolve na figure. Siyempre, wala, kailangan yung makita yung illustration. Okay? So, ito. Yung ating sinosolve kanina. So, ito yung sinurvey nyo. For example, so, ayan. Meron tayong mga interior angle. Lima yan eh. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya parang pentagon. Okay? So, and then, meron tayong AW. So, yung AW na yan, yan ay fixed azimuth. Sabihin, control yan. Control station yan. So, parang yan ay benchmark, ano? So, given yan. Kung sa site nyo, kailangan yan ay provided. Okay? So, yan ay fixed azimuth kung tawagin. Okay? So, drawing natin yung ating dito lang tayo sa A. Drawing natin yan. Dito lang sa A. So, maliit lang. Makuha lang natin yung fix. Okay. Fix W. Okay. Ayan. Okay. So, sabi sa ating problem, yung ating fix azimuth daw, itong AW,
ang kanyang azimuth daw ay 234 degrees 17. So, ibig sabihin yung from north, di ba, ang ating azimuth laging from north kasi tayo ay nasa plane. So ang kanyang azimuth daw ay 234 degrees 17 minutes 18 seconds. Okay, and then kailangan kasi nating makompute dyan. Ito, pakita ko sa inyo. So, kailangan natin makuha yung angle or yung azimuth nito. Either AB or AE. Ano? Ano bang azimuth niyan? From north, di ba? Dito. So, hindi natin to alam eh. Yung ating azimuth AB. So, yan yung ating kukunin. Sige, pakita ko rin dito sa ating figure. So, for example, yung kanina sa ating drawing, ayan, si AB. Si B, diba? Hindi natin to kasi alam eh. Ito. Ay, naman yan. So, tanggalin ko nga to para mas makita. Ayan. So, ito si AB. Di kasi natin to alam, di naman binigay sa ano eh. So ito yung hinahanap natin, ano ba yung azimuth niya? Azimuth AB. Ang alam lang natin itong si AW, so kanina is 234 degrees 17 minutes 18 seconds. Ayan. So ito lang alam natin, and then ano pa? Ano pang pwede nating makuha? So, meron tayong, ayan, nilagay ba interior angle? Magagamit ba natin si interior angle? And then, sabi, may isa pang given, meron pang a measured angle to the right of 151 degrees 52 minutes 24 seconds for WAE. Sige, WAE. So, yung E natin, meron pa pala dito. E. So, meron siyang right measured angle to the right. Ayan, meron tayong nakita na familiar kanina sa ating mga terms. So, meron tayong angle to the right of 151 degrees. So, ibig sabihin ito pala. So, red marker. Ibig sabihin ito pala ay 151 degrees 52 minutes 24 seconds. Okay, so WAE, meron tayong punta dito na 234. Okay, so pwede natin sigurong para makuha natin si AB, si azimuth ng AB. So, dito na lang sa baba. Azimuth ng AB. So, lagihin natin AZ na lang. AZ. Azimuth ng AB. Equal siya sa... So, unahin natin si 234 degrees 17 minutes 18 seconds. So, i-minus. Saka. So, dito, plus natin ito muna. Plus natin itong 151 degrees 52 minutes 24. Teka, dito na lang sa taas. Okay, para magkasya. Mahaba kasi. So, azimuth AB equal siya sa 234 degrees 17 minutes 18 seconds plus yung ating 151 degrees 52 minutes 24 seconds. So ano pa? So meron pa tayong given pa ba na iba? Yung ating measured angle at A. So ang ating measured angle at A, to measured angle. So, yung sa given, huwag kayo malito, ano? Kasi yung nakalagay dyan,
na 285,610. Ito, ito. Ito nyo. 285.13, 210. Okay? So, wala yan. Okay? So, hindi yan yung ating interior angle, ha? Hindi ito, ha? So, hindi rin yan. Hindi rin yan, ano? So, kasi hindi naman nakatutok dun sa ating, ano? Okay? So, sabi, yung ating, bumalik tayo sa kanina, sa interior angle natin. Previous. Okay. Next. Teka. Yung adjusted na, hindi pala nailagay dyan. Okay? So, sulat na lang natin yung ating adjusted. Wait lang. So, ito yung ating adjusted angle. Okay. Ating adjusted angle. Ayan. Ito na. Okay. Ayan. Kita nyo? So, meron tayong adjusted interior angle na 100°45. So, ito pala. Ating interior angle na A. So, yan ay 100°45'35". Okay? So, balik tayo dito. Ayan, 100°45'35". So, ito, napag-add na natin. Ngayon, para makuha natin, ang kailangan ka na kasi nating mahanap, ito. Itong azimuth AB na to, ito. Itong nililinyahan ko ulit. Ayan, yung makapal. Kapalan ko nga. Ayan. Okay? So, minus natin yung 100. Ang matitira na lang is ito. Okay, so minus natin yung ating minus ba natin or i-plus? Teka. Tingnan natin. So, itong una, ito yung hinahanap natin. Meron na tayo niyan. Umiikot tayo. Ayan, nakaikot tayo ng isang buo. Parang nakaikot tayo ng isang buo. Kita nyo? So, ito. Ito muna, yung 243. Tapos, tumuloy tayo hanggang dito. Tapos, hanggang dito. So, ipa-plus natin yung ating interior angle. 100°45'35". Okay? And then, dahil nakaikot tayo, gusto natin ang matira. Ito lang. So, teka ha. Kita ko sa baba. Okay? Kita ko yung mga pinag-plus natin. So, yung unang ikot, ayan. Then, sumunod, pinag-plus natin hanggang dito. Okay? So, ito yung dapat nating makuha. And then, ito. Pinag-plus natin, ayan, hanggang dyan. Kita nyo? So, ang dapat nating makuha ay ito. Si kulay pula na, dito na lang, gaganto ko na lang, ayan. Ito yung dapat nating makuha. So, una, kunin natin to. So, ito yung unang line natin, yung unang angle. So, 1. Pinag-plus natin to. Nakarating tayo dito. And then, nakarating tayo dyan. Okay? So, pagka minainusan ko ng isang buo, kita nyo, ito. Ito yun, isang buo. Pak. Ito. Yan, oh. Yan, isang buo. Ang matitira na lang, tama? Yung isang rotation, ang matitira is ito. So, tamang-tama, yan yung inahanap natin. So, minus 360 tayo. Minus 360. Okay? So, azimuth ng AB equal siya sa... Okay, nagets to ha? So, ang azimuth ng AB ay
234 degree 17 18 plus 151 degree 52 24 plus 100 45 35 minus 360. So nakalimutan na naman natin mag angle. Okay, so meron tayo 126 degree 55 minute 17 second. So ayan. So meron na tayong starting line sa wakas. So diyan pwede na tayong mag formulate, okay? So ulit lang natin 'to para makapag solve tayo. Okay? Kasi i-adjust na natin or kukunin na natin yung azimuth parang kanina sa ating example. Okay? So meron tayong AB equals yung ating 126 degree 55 minute 17 second. Okay? So for at our back azimuth, di ba? So back azimuth, dahil yan ay less than 126, edi add natin ng 180 plus 180 degrees. So equals, so plus 180 degrees. So meron tayong 306 degree 55 minute 17 second. Okay? So for angle ano naman BC. Okay, BC equal siya sa, so ito. Drawing ko uli from B. So sina tayo pala. And then B A B C D. Ayan. So meron tayong BC. Okay? BC and CB. So dito muna tayo pala no. Need natin ng B. A. Yan. C. Okay, para makuha natin, may BA na tayo. May BA na tayo, so BC. So, ang gagawin na lang natin, kunin natin yung interior angle B. So, interior angle B, makukuha natin sa kanina. Ito, adjustment, adjusted. So, ang ating interior angle B ay 231 degree, 23 minute, 41 second. So, ayan. Okay? So, meron tayong 306. So, yung ating BA. So, 306 degree, 55 minute, 17 second, plus yung ating ito. Plus yan. So, equals. So, plus 231 degree, 23 and then 41. So meron tayong 538 degree 18 minute and 58 second. So ayan, more than 360, so minusan muna natin bago tayo mag back azimuth. So minus 360 degree. So meron tayong 178 degree 18 minute 58 second. Okay, yan yung ating BC. So for CB naman, our back azimuth, so dahil ito ay less than 180 pa lang, so paplasa natin yan ng 180 degree 58 minute plus 180. So, equal siya sa plus 180. So, 358 degree 18 minutes
18 minute 58 second. Okay, and then papunta naman tayo sa ating sana tayo CB. Okay, tayo sa ating CD. Okay, sa ating CD. So drawing uli natin yung ating interior angle at C. So meron tayong B dito and then D. Ayan, sample. So kung di accurate to ha, yung aking angle, representation lang yan kasi imposibleng maging 231 yung ganyan. Okay, dito rin. So parang representation lang yan para makita nyo yung pagkakasunod-sunod. Okay, so dito meron tayong interior angle at C. Makukuha uli natin yan sa kanina, sa adjusted natin. So ang ating interior angle ay 17 degrees 12 minute 56 seconds. Ayan. So to solve, para makapunta tayo sa CD. Okay, para tayo makarating sa CD. So pa-plus natin ito. Plus ito. Ayan. Ay. Blue na lang. Yan. So meron tayo plus yung ating 17 degree 12 minute 56. Okay? So meron tayong 375. So 375 degree 31 minute 54 second. So dahil ito ay greater than 360, so minus na natin siya ng 360 bago tayo mag back azimuth. So ganun lagi. So meron na lang tayong 15 degree para sa CD natin. 15 degree 31 minute 54 second. Okay? So for DC, so add lang natin less than 180 yan. So 15 degrees 31 minute 54 second plus 180, okay, degree equal siya sa 195 degrees 31 minute 54 second. Okay, so ngayon punta naman tayo sa interior angle D. So tapos E. So ang interior angle D naman natin sa ating data na na-adjust is 89. So 89 degree 3 minute 26 seconds. So ayan. So plus lang natin 'yan, plus dito sa ating interior angle. So meron tayong DE na equal sa, so plus 89 degrees 3 minute 26 second. Okay, meron tayong 284 degree 35 minute and 20 second. Okay, so for DE, so hindi naman to greater than 360, so para sa ating back azimuth, so minus na natin ng 180. So 284 degree 35 minute 20 second minus 180 equal siya sa minus 180. So equal siya sa 104 degree 35 minute 20 second. Okay? Then ayan, gawa na naman tayo ng ating interior angle para sa E. Okay, ito ay D and
then papunta na sa our last is A, EA na tayo. Okay? So ang ating interior angle sa E sa ating adjusted ay 101 degree 34 minute 22 second. Okay. Ayan. So gagawin natin, ganun lang, plus lang natin to, plus. Ayan. Plus. Plus lang natin, ayan, plus dito. So meron tayong EA. EA na equal sa EA equal to plus 101 degree 34 22. So meron tayong 206 degree 9 minute and 42 second. Okay, so hindi naman niya naka greater than 360, so and then greater than 180 siya, so ma-minus na natin ng 180. So minus 206 degree 0942 minus 180, so equal siya sa minus 180 equal, so meron tayong 26 degree 9 minute and 42 second. So hindi pa tayo nakakarating sa AB, ano? So gawa ulit tayo ng interior angle for A naman. Para sa A, ito naman ay AE and then AB yung hinahanap natin. Okay, ang interior angle naman ng A ay 100 degree 45 minutes 35 seconds. Okay? So, ayan. So, for AB equals, so, i-plus lang natin to. Plus dito. Ayan. So, plus 100 degree 45 minutes 35 second. Okay, meron tayong 126 degree 45 minute 55 minute and 17 second. So check natin equal ba? Ayan. So dapat mag-equal yung dalawa. Sabihin, tama yung ating mga angle or yung mga azimuth natin. Okay? So, ganun. Ganun kabusisi yung ating susunod na step. So, meron na tayong preliminary azimuth. Ayan, balik tayo. So, meron na tayong adjusting, na-adjust na natin yung angle. Meron na tayong preliminary azimuth. And then, yung pangatlong step, calculate na natin yung departure and latitude. So, paano ba tayo nagka-calculate ng departure and latitude? So, meron tayong after balancing the angles, sabi, and calculating preliminary azimuth tulad nung ginawa natin kanina. So, traverse closure is checked by computing the departure and latitude. So, parang checking na lang to, no? Of each line. Departure are sometimes called easting or westing. Tandaan nyo yan. And then latitude is called northing and southing naman. Okay? So, pag sinabi kong easting or westing, common niya is the departure. Okay, so ito yung ating illustration kung ano yung departure and then the latitude. Kung mapapansin nyo, yung departure yung ating nasa x-axis. Okay, or yung nasa east. And then, yung latitude naman is yung nasa north or yung ating nasa y-axis. So, ang formula lagi, fix yan, for departure, laging L, sine ng ating angle. Okay, or sine ng ating angle na binigay. Ano?
So, and then for latitude naman is L cosine theta, ano, or alpha. Okay? So, always ganyan yung formula for departure and latitude. Okay? So, ngayon, kunin naman natin yung mga departure and latitude sa ating previous problem. Okay? So, meron tayong susulat natin yung ating mga previous azimuth, preliminary azimuth. And then, dun tayo kukuha ng departure, okay? So, wait lang. Ano natin yung ating departure and latitude. Okay. So, ito. So, ibigay ko na rin yung formula ng ating linear misclosure para tuloy-tuloy na tayo. So, ito yung ating formula ng ating linear misclosure, yung square root ng departure misclosure squared plus latitude misclosure squared. So, and then yung ating relative precision. So, linear misclosure is equal to traverse length. Traverse length natin is the overall length ng ating traverse or tinatawag na perimeter. Okay? Mas malapit sa zero, mas maganda yung ating ginawang surveying ano or survey. Okay? So, yun yung makikita natin yan sa ating relative precision. Okay? Sige. So, ngayon, solve na natin kung paano natin makukuha yung departure and the latitude. So, given yung ito, preliminary azimuth, kung natatandaan nyo, yan yung nakuha natin kanina. So, tinabulate lang dyan. For line AB, ito yung preliminary azimuth. So, gawa lang tayo ng mga table uli. Okay? For preliminary azimuth, kailangan na natin dyan yung ating... for departure and latitude, kailangan natin dyan is the preliminary azimuth and then yung length. So, gawa tayo ng table, line. Natin ng line. AB, BC, CD, DE, and then EA. Okay? So, and then, after that, kunin natin yung preliminary azimuth. Nakuha natin kanina yan eh. 126 degrees, 55 minutes, 17 seconds. 178 degree, 18 minutes, 58 seconds. 15 degrees, 31 minute 54 second. Sa DE naman is 284 degree 35 minute and 20 second. For EA is 206 degree 9 minute and 42 second. Okay? For susunod, yung ating ito. Kailangan to ha, length. Okay? So make sure naka-meter tayo. Okay, 197 0.33, 61.90, 219.62, okay, then 186.05, 86.93. Okay, so then, kunin natin departure, then para sa latitude. Departure and latitude, okay. So, ayan. Kunin tayo ng table. Okay. Pwede na tayo dito. So, for departure, so, gamitin natin yung formula. Formula ng departure, lagay natin sa baba. So, departure is equal to yung ating length, sine ng ating alpha. Then, for latitude naman, is cosine ng ating alpha. Or yung ating azimuth, preliminary azimuth. Siyempre. Okay? So, sige. Isa-isayin natin yan. For departure. So, meron tayong length. 197.33. Sine ng ating 126. 126. 55. 17. Okay? Meron tayong
157.758. Okay, so itong departure is naka in terms of meter, then syempre latitude is in meters. Okay, so next, so huwag ko nang galawin, yan ako na lang, palitan ko na lang ng cosine. Okay, meron tayong negative 118.540. So make sure na mailagay natin yung sign na, kasi mamaya mag yung ating sign na yan is magdetermine sa ating azimuth din or ating bearing, ano. So don't forget yung sign, meron yan. Okay, next is 61.9. Ating sign ng 178.18 then 58. Meron tayong 1.819. Okay, palitan lang natin yan ng cosine. So negative 61.873. Okay, so for next is 219.62, sine ng ating 15 31 54. Okay, nakalimutan natin yung 54. Ayan, 58.808. Ayan, then palitan lang natin cosine 211.600. Sige, gawin din natin 3. Then next is 186.05, sign ng 284.35.20. Okay, meron tayong negative 180.051. Then, palitan natin yan ng cosine. Okay? 46.863. Okay? Then, last is 86.93. Sine ng 206 degree. 9 minute 42. So, tayong negative 38. 0.328. Okay, para naman sa ating sine, ay cosine pala, negative 78.024. Ayan. So, nakuha na natin yung ating latitude and departure. Okay? So, ngayon, pag nakuha natin yan, pwede natin computing yung ating linear misclosure. Okay? So, for our linear misclosure, kunin lang natin yung summation ng ating departure and latitude misclosure. Okay? So, kunin natin to. Yung length muna, summation ng length, kasi kailangan natin yung perimeter, di ba? So, equal siya sa 197.33 plus 61.9 plus 219.62 plus 186.05 plus 86.93. Okay, meron tayong 751.83. Okay, so for our departure, anong error natin? Misclosure. Add lang natin yan. Summation lang natin. Plus 1.819 plus 58.808 minus 180.051 minus 38.328. Okay, so meron tayong 0.006. yan, masyado maliit. Okay, 6 mm. And then for our latitude naman, negative 118.54
-61.873 +211.6 +46.863 -78.024. So meron tayong 0.026. Okay. For our departure or linear misclosure, okay? Linear misclosure equal siya sa square root ng yung ating departure misclosure squared plus yung ating latitude misclosure squared. Okay, equal siya sa square root ng 0.006 squared plus 0.026 squared. Yan. Yung ating linear misclosure equal siya sa so square root ng 0.006 dalawang 0 lang squared plus 0.026 squared. Okay, yung ating linear misclosure ay 0.026683 meters. Ayan. Yung ating linear misclosure. Okay? So, para naman sa ating relative precision, dali lang yung ating relative precision. So, for our relative precision, equal siya sa linear misclosure over yung ating perimeter. Okay? So, equal siya sa ating, ito, store natin sa A, shift store A. So, yun natin sa A. Ito. Okay? And then, ito yung ating perimeter. Okay? So, yung ating linear misclosure equal siya sa, ating relative precision. So, equal siya sa 751.83 over yung ating A. Ay, sorry, baliktad pala tayo. Linear misclosure. Mali tayo ng tinipe. So, A muna over 751.83. Ayan, masyadong malayo. Okay. So, gawin natin, i-round up natin para maging fraction. So, 0.026683 over 751.83. So, hindi pa rin yata nagiging fraction. So, ayaw mag-fraction ah. So, masyadong maliit. So, anyway. So, lagay na lang natin yung A. So, pwede naman natin ilagay. Yan. So, meron tayong 3.549 times 10 raised to the negative 5. So, yan yung ating relative precision. Okay? So, common kasi naka-fraction yung ano, yung ating relative precision. But, hindi natin ma-convert. So, pwede na yan siguro. Okay? So, that's for our relative precision. So, next. So, meron na tayong na-determine na natin yung ating departure and latitude. So, balik tayo sa ating steps. So, after natin ma-determine. So, ayan. Meron na tayong departures and latitude. And adjusting them for misclosure. Ayan. So, hindi pa natin na i-adjust yung ating latitude sa ating misclosure. So, siguro yun yung ating next step. So, ito. Traverse adjustment. So, for any closed traverse, the linear misclosure must be adjusted or distributed throughout the traverse to close or balance the figure. So, nakuha natin yung ating mga misclosure ngayon. Ito yung adjust, ito yung mga formula or ating rule. Meron tayong dalawa, for compass rule and then transit rule. Okay? Para ma-adjust natin yung ating departure and latitude. So, ang gagamitin natin pwedeng compass rule or transit rule unless specify kung anong gustong
ipagamit sa'yo. So, for this, try natin gamitin si compass rule. Okay? Gamit tayo ng compass rule. Okay, so ito pa din yung ating given kanina. So, di natin na-adjust. Burahin lang natin si ating linear disclosure. So, sabi, ang gagamitin natin is compass rule. So, ito. So, departure minus yung ating disclosure sa departure multiplied by length over perimeter para sa adjusted departure. So, dito, gawa na lang tayo ng bago. So, kailangan natin kasi ito eh. Ito kasi yung ating disclosure. So, lagay na lang natin dito. 0.006, okay? Para mabura natin. Dito naman, 0.026. Okay, ibig sabihin yan yung ating disclosure. So, dito sa baba, dito natin isusulat sa blue yung mga adjusted. Okay? So, for AE, AB, BC, CD, DE, and EA. EA. Okay. So, dito natin ilagay. Okay? So, for adjusted, so, lagay natin yung formula. Sabi, for compass rule, so, lagay natin is departure minus yung ating disclosure sa departure multiplied by the length over the perimeter. So, for latitude naman, is, ating latitude is latitude minus yung error natin or disclosure sa latitude. Ganun rin, multiply by length and perimeter. Okay, so ito. Sinulat ko na rin dito yung formula. Okay? Para tayo ay tuloy-tuloy. Sige. For our departure, so lagay natin to 157. Okay? Then yung error natin, okay? So, yung ating pindot-pindot, calq. So, departure natin is 157. Ito. Para sa AB, 0.758 minus yung ating error, 0.006. Multiply by yung length natin is 197.33. Then, yung ating summation kanina na 751.83. Okay? So, equal siya sa 157.756. So, ayan. Yan yung corrected natin dyan. Okay? So, for BC naman, so, baguhin lang natin is ito, 1.18, para hindi na tayo mag-type ng panibago. 819 pala, sorry. Then, dito din ay 1.819. So, meron tayong 1.819 pa din. So, halos walang nagbago. Kasi maliit lang naman siya. Blue dyan. Blue. Para alam natin yung adjusted is blue. 819. Okay? 819. Next. Ting 58.808 naman. 808. Then 58.808. Okay? So, meron tayong 751.83. Okay. Check natin. Okay. 006, 751, 83. 58,
58.808. So, meron tayong 58.8075. Yun natin ang 5. Okay? So, next, para naman sa ating 180. Ating 180. -180.051. And dito din, -180. Sorry, latitude. Ah, length pala. Kaya pala tayo ay namamali, ano? So, ulit-ulit. Namamali tayo. So, dito ay balik tayo dito sa 219. Okay? So, mali. Length yung ating formula, ano? So, inuulit ko lang yung departure. So, wrong. So, balik tayo dito. 1.819 minus yung ating error 06 times yung ating length. Length ng ano ay 61.9 over yung ating 75.1.83. Okay. Yan. Okay. 1.819. Parehas pa din. So, doon naman tayo sa susunod. 219. 58.808 minus ito. Yung ating length. Don't forget na mali tayo kanina. 219.62. Okay. So, 58.806. So, 58.806 pala to. Okay. 58.806. Okay. For DE, so, -180.051 minus yung ating disclosure, then 186.05. So, meron tayong 180, -180. Don't forget pa rin yung sign, ha? 052. Okay. And then, para naman dito sa -38.328. Then, ang kanyang length ay 86.93. So, 38.329. -38.329. Okay, latitude naman tayo. So, yung ating -118.540 dito. Okay, minus yung ating errors, ating ito, 0.026. Okay. Error dyan. 0.026 times yung ating length. Length natin is 197.33 over yung ating 751, ating perimeter, 0.83. Okay. Equal. So, -118.547. Okay. Next, so delete lang natin to. Ito natin ang 61.875. Ating length naman is 61.90.9. So, 61.87. Teka, check natin ah. 0.076, 61.9 yung ating length. 61.873. Ayan, 875 na ilagay. 73. Yan. So, 61.875. Okay. Next is 211 naman. Positive. So, 211.6. Then, ating length na 219.62. So, meron tayong 211.592. 592. Okay, next is a 46.863. 3 minus
ating 186.05. Okay, meron tayong 46.857. Then last, para sa EA, negative natin. Ating negative 78.024. Then ating length na 86.93. Okay, so negative 78.027. Okay, kung gusto nyo, pwede tayo mag-Caltech dyan, calculator. Gawa tayo ng equation. Pero ang pro naman nun is hindi mo makikita yung tulad nito, kita mo yung buo. Para gawa tayo ng equation, for example, call A minus yung ating 0.026, then yung ating B is for perimeter, then 751.83. Yan, ganyan. So, calc tayo. For RA, sabihin natin yung ating latitude na negative 118.54 equals yung ating B naman is 197.33. So, ayan. Makikita natin 147. So, equal lang tayo ng equal. Okay? Negative 873 nga. Yung B natin is 61.90. So, ayan. 61.875. So, parang mas mabilis nga pagka tayo ay nag-Caltech. So, pwede din yun. Gawa ka ng ganitong equation sa iyong calculator. And then, equal ka lang ng equal. Okay? Diba? Mabilis. So, after that, makuha natin yung adjusted. Ito na kasi yung adjusted eh, yung sa mga kulay blue. Check natin kung balance na talaga or nag-zero. Okay? So, i-summation natin to kung mag-zero. Yung both, both departure and latitude. Sige, 157.756. Check lang natin ah. Plus 1.819 plus 58.806 minus 180.052 minus 38.329. Yan, sarado, zero. Yan, okay. Pag yan, magandang zero na nakuha mo, ano? So, mapapa-okay ka, ano? Kasi zero, sarado. Okay, okay yung ating departure. How about sa latitude? Negative 118.547 ito minus 61.875 minus plus 211.592 plus 46.857 minus 78.027. Ayan, zero din. So, ibig sabihin, perfectly balanced yung ating departure and latitude. Okay. So, ano na kayang next step after nating makuha? So, ayan. Nakita nyo. Perfectly balanced. Ayan. Balance na balance. So, for our next step, balik tayo sa ating steps. After tayo makapag-balance, ating class step na tayo. Ayan. So, ayan yung pinagmula natin, calculating departure and latitude and adjusting them for misclosure. Ngayon, nasa last step na tayo, calculating lengths and azimuth or bearings of the traverse lines after adjustment. So, kakalculate na tayo ng azimuth. Okay? So, for azimuth and bearing, so, balik tayo dyan. Ayan. So, kailangan natin ng data ng departure, latitude, and length. Okay? Departure, latitude, and length. So, yan yung isusulat natin sa ating whiteboard. Okay? So, burahin lang natin to. So, yung adjusted na, yun yung ilalagay natin. Okay? So, ito, kita nyo.
So yan ay yung balance na latitude and departure na. Okay? Buro lang tayo saglit. Okay. So for our latitude, gawa lang din tayo ng line ng table, ano? So line. Ah, ganun pa rin, A, B pa rin yung mga line natin eh. B, C, C, D, D, E, and E, A. E, A ba yung last na ating line? Yes, E, A. Okay, after that, departure, then latitude, then yung ating perimeter, then yung ating azimuth, then pwede pa. Lagay natin din yung bearing. Okay, sagad na natin. Okay? Ayan. So, for our AB, ang departure natin, sulat din natin, 1.819, adjusted na to ah, 58.806, and then negative 180.052, then negative 38.329, then sa ating latitude is negative 118.547, then negative 61.875, then 211.592, 46.857, negative 78.027, yung perimeter is 197.333, 61.902, 219.612, 186.047, then 86.933. Okay, so ayan. So, compute natin yung ating azimuth and then yung ating bearing. So, para makompute yan, balik tayo sa ating formula, yung ating D equals L sine alpha, then yung ating latitude and departure. So, perimeter. So, palitan na lang natin to. So, perimeter to perimeter is length talaga to. Okay? So, pag perimeter kasi is yung buo. Okay? So, lat na lang lagay natin and depth. So, para makita natin is departure equals and then latitude. Okay? L sine alpha. And then, ito naman is ating L cosine alpha. Okay. So, para makuha natin yan, so, ito. Ito yung formula na gagamitin natin. Yung departure, yung ating length, ayan, given, and then sine, yung alpha, yun makukuha natin dito. Alpha, para sa azimuth and bearing. Okay? For our line AB, para sa azimuth niya, so, 157, so, gawin natin, given yung departure, 157.756 divided by yung ating length na 197.3333, dalawa lang pala yun. Okay? Equals, so, arc sine natin, so, meron tayong 53.07. Okay? So, pagka departure yung ating kinukuha, tapos nakuha nating angle, ang makuha natin dyan is the bearing. Tandaan yan. Okay? Pag departure, bearing yung ating makukuha. Okay? Ito ay bearing. Sabihin natin alpha ng bearing. Okay? Ito naman alpha ng azimuth. Okay? Azimuth. Okay? So, meron tayong 53 degrees, 7
53 degrees 4 minutes and 4.43. Tama ba? Yung ating bearing. Ngayon, para malaman natin kung north or south, tignan natin yung ating latitude. Okay? And departure. So, diba, ang ating pag sinabi natin na latitude is siya yung nasa y. Okay? Sabihin, yung ating latitude is negative, sabihin nasa south siya. Ano? And then yung ating departure is positive, nasa east. Ibig sabihin pala, yung ating bearing sa ating AB is south of 53 degrees. Yun nakuha natin sa calcu. 4 minute and 40.33 second east. So yan yung ating bearing. Okay? How about sa ating latitude naman or sa ating azimuth? So ganun pa rin. Yung ating latitude na -118.547 divide natin sa length 0.33. Ngayon arc cosine natin. So meron tayong azimuth na naka-angle pala tayo dyan. So, 126 degrees, 55 minute, and 26 second. Okay? So, check natin kung tama. 118.547 and then 197.33. So, tatlong 3. So, arc sine natin. Arc cosine, sorry. Arc cosine equal. So, ayan, 24. Yung ating adjusted, 24. Okay, sa tatlong 3 nga yan. Hindi ako nagkamali. Okay? Okay, para sa ating BC naman. So, ganun pa rin, departure pa din. So, 1.819 divided by yung ating length na 61.902. So, and then yung ating arc sine. So, meron tayong 1 degree 41 minute 2 second. Ngayon, ganun pa din. So, tingnan natin yung latitude natin. So, negative, ibig sabihin tayo ay south, and then positive, tayo ay nasa east. Okay? For our azimuth naman, so gamitin naman natin yung ating latitude na negative 61.875 divided by 61.902, then arc cosine, so meron tayong 178 degree 18 minute 27 or 28 seconds na lang. Okay, so for line CD, DE, and EA, bibigay ko na yan sa inyo. Ano? Okay? So, for our next example, sa ating example number 6, so ito ay ibibigay ko na rin sa inyo at isolve nyo sa inyong notebook. Okay? So, pag sinabi nating due north, ibig sabihin lang yan ay yung ating bearing ay from 0. Ano? Sabihin, nasa north na kasi eh. So, 0 degrees na siya. Okay? So, ganun pa rin. Compute the correction latitude, adjusted. So, yung process natin kanina is uulitin lang. Okay? And then, for your activity problem number 1. So, ito. Okay? So, pakibasa. And then, yan na yung ating topic sa ating traverse. So, thank you.